dapat membawa keharapan dia. Yung katakot sa kanya, pagsunod sa kanya ng Diyos. Nakita na natin ang iba't ibang mga kasupasuan pagka sinasabi yung pagkatakot sa Diyos. At ito sa mga nakaraan nating pag-aaral, yung mga iba't ibang bahagi ng alamang dapat na makailay natin kapatid na Ruben. Gaya ng dating sa pinag-uusapan natin ngayon ay paghahasik ng ayon sa Espiritu. Ano kapatid na Ruben ang nasa isip mo na? Opo kuya, sa awa po ng Diyos naging maliwanag po sa atin yan. Kapag ang pag-uusap ay paghahasik ng sa Espiritu upang tayo ay magsipag-ani naman ng buhay na walang hanggan, ay diretso na po natin naiintindihan na yung pong tungkulin natin gumawa ng mabuti, lakaran yung daan na inihanda ng Diyos, ay yung nga po yung mga mabubuting gawa. Ang gawa natin ng mabuti, yun po ang ating paghahasik, kuya, na magdadala po sa atin ng pagtanggap ng buhay na walang hanggan kung hindi po tayo manghihimagod. Kaya pag nababasa na po natin ngayon yung sinasabi ng Biblia, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan, magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Nakikita po natin ngayon ito yung paggawa ng mabuti na hindi mo dapat kapaguran. Hindi dapat pagtiyagaan po natin yung paggawa ng mabuti. At sasamantalahin natin pagka may pagkakataon po tayo na gumawa ng mabuti para tayo umani ng buhay na walang hanggan. Kaya pagka gumagawa tayo ng mabuti, naghahasik po tayo nang sa Espiritu para umani tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon naman ay inatutunayan ng Panginoong Hesukristo sa araw ng pagkabuhay ng magtuli ng mga patay, yung mga nagsigawa ng mabuti, mabubuhay kung magtuli yun sa buhay para magkamit ng buhay. Yung mga nagsigawa naman ng masama ay sa pagkabuhay ng magtuli sa paghatol. Yung po po yan, yung paghahasik kasi ng, sa Espiritu, yun yung paggawa mo ng mabuti. Yung kabaligtaran naman nun, yun yung paggawa mo naman ng masama. Naghahasik ka naman ng ikapapahamak mo. Pero samantalang nagsisikap tayong pagkakapatid, kaya nga yun po ang ating pinagtutulong-tulungan. Yung tayo po ay makasunod sa utos, ay yung utos na po, yun ang mabuti, yun yung magre-resulta ng paggawa ng mabuti, at bilang bayan ng Diyos, tayo po ay dapat na masumpungang magpapatuloy na masikap tayo sa mabubuting mga gawa. Kaya mapamayaman, mapamahirap na kapatid sa loob ng iglesia, ay dapat po tayong magsikap na yumaman sa mabubuting mga gawa. Dahil hindi po mo mahirap ka, wala ka na bang magagawang mabuti. Mayaman lang ba pwedeng gumawa ng mabuti? Pare-pareho tayo. Mayroon tayong lahat na chance. Kaya nga, pag nagtulong-tulong tayo, yung effort ng mayaman, yung effort ng mahirap, sama-sama na po yun, ang resulta nun, isang bayang masikap sa paghahasik ng tukol sa Espiritu para umani ng buhay na walang hanggan. Kuya, kaya hindi tayo mapapamali kailanman dito sa landas na ating tinataha yung paggawa natin ng mabuti. Paghahasik yan ng sa Espiritu. At ngayon ay pupuntahan mo na kapatid na Rodel yung mga katwiran na nilalakad ng Apostol na si Pablo, sinasangayunan ng Apostol na si Pedro, nagkokolaborate sa mga sinasabi ni Juan. At ang lahat ng mga tinuruan ng ating Panginoong Jesucristo, ilitaw at makikita natin dito yung mga aral ng Panginoong Jesus na dapat ay ating alaaran, sunod.
pati sa pamumuhay. E pag matitinig mo ngayon, mababasahin mo yung nasabi ng apostol na si Pablo sa Roma sa 8 at 4. Atin na Rodel, basa mo. Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi na nagsisilakan ayon sa laman, hindi ayon sa Espiritu. Patid na Rodel, di ba may nakabukas ba sa iyo ngayon? Hawa po ng Diyos, Kuya. Doon po sa naging pag-aaral natin na iyon, yung paghahasik ng ukol sa Espiritu, mag-aani ka ng buhay na walang hanggan. E ito naman para matupad sa atin ang kahilingan ng kautusan. Kasi kailangan matupad natin yung intent of the law, mga kapatid, dahil yun ang utos ng Panginoong Jesucristo. E magaganap yun, pagka tayo hindi nagsisilakad ng ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Dito ang salitang ginagamit naman po, lakad naman. Lumalakad ka ng ayon sa laman, hindi mo matutupad ang kahilingan ng kautusan. Pero kung lumalakad ka ng ayon sa Espiritu, eh matutupad sa iyo ang kahilingan ng kautusan. Bakit? Yung kahilingan ng kautusan, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti mula sa puso mo. Kung sa ibang bahagi po ng naging pag-aaraw natin, Kuya. Ay di paano ka ngayon lalakad, kapatid na Rodel? Eh lumakad ka po ng ayon sa Espiritu, lumakad ka sa daang inihanda ng Diyos, na yun nga po yung mga mahubuting gawa ko yan. O eh di pag binasa mo ngayon yung Dios Jesus noong Efeso, kapatid na Rodel, makikita mo yung mga kaugnayan ito, no? Basahin mo ulit. Sapagkat tayo yung kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya natin lakaran. O hindi kapatid na Rodel, saan ka dapat na lumakad? Hindi ba doon sa inihanda ng Diyos para lakaran natin? Opo. E ano yun, kapatid na Rodel, sa sinasabi na yan ni Pablo sa mga taga-Efeso? Yan po yung mga mabubuting gawa ko yan. Na ngayon, pag ikaw lumalakad dyan, lumalakad ka ba ang ayon sa laman, kapatid na Rodel? Lumalakad ka po ng ayon sa Espiritu. O, edi, mas mapapatibay mo ngayon yung sinasabi ni Pablo doon sa Galacia. Nabago ka naman nakarating doon sa 6, kapatid na Rodel, na pinag-aralan natin, di ba? Bago ka makarating dyan, manggagaling ka na 5. O, ay basahin mo ngayon yung nasa 5, kapatid na Rodel, at 25. Opo. Kung tayo'y namabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. O, eh, naman pala kapatid na Rodel. Eh. Opo. Nakikita mo ba kung paanong nabubuo yung mga takbiran ng Diyos? Na pag ngayon, lumakad ka ng ayon sa Espiritu, eh, kung ba yung paglakad na ayon sa Espiritu, kapatid na Rodel? Iyon po yung paggawa ng mabuti, yun po yung paghahasik ng sa Espiritu, yun po yung paglakad ayon sa salita ng Diyos. Kaya nakarating si Pablo doon sa 6, 7, hanggang 10. O, masahin mo ngayon, kapatid na Rodel. Diyan din sa saraysay niya na yan, ano? Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay siya namang mag-aani ng kasiraan. Dapat huwag ang naghahasik ng sa Espiritu
ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mamanghihimago. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Oh, magkakaugnay ba ngayon, kapatid na Ruben, para matupad ang kahilingan ng kautusan? Inaano ngayon yung matutupad na kahilingan ng kautusan na tayo ngayon ay lalakad. Ano? Ayon sa Espiritu. Ano, kapatid na Ruben? Ngayon, ano? Yung paglakad ayon sa Espiritu, mas nagkakaroon ng mukha. Yung paghahasik ng rukol sa Espiritu, nagkakaroon ng mukha. Nang nilulundo ng lahat ng mga bagay, kapatid na Ruben, yung paglakad natin doon sa kautusan. Di ba gano'n, ano? O, pakinggan mo ngayon. Kung paano nagko-collaborate si Juan sa ikalawang Juan, unang at sais, kapatid na Ruben. At ito ang pag-ibig na tayo'y magsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na tayo'y magsilakad sa kanya, gaya ng inyong narinig ng pasimula. Yan, kapatid na Rodel. Alam mo, yan lahat kailangan makatandaan natin. Kasi as we progress, makikita mo ngayon, kaugnayan ng lahat ng mga ipinangangaral ng apostol, ng mga apostol na nakasama ng ating Panginoong Jesucristo, na sumasaksi sa kanya, na sinasaksihan ng kanyang pagkabuhay nila magbili, na nagtuturo ng mga aral na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, at nagpapakita ng mga bagay na ginawa ang ating Panginoong Jesucristo, at ang mga kaugnayan ng lahat ng mga bagay nito sa pagtatamo natin ng buhay na walang hanggan, mahalaga. Kasi kagaya niya, ano, magsisilakan tayo ayon sa kanyang utos. Yung kapatid na Rodel, ito pala yung pag-ibig eh, sabi yun. Ito ang pag-ibig na tayo magsilakan ayon sa kanyang mga utos. Tapos, maliwanag naman ang kasunod. Ito ang utos na tayo'y magsilakad sa kanya, gaya ng inyong narinig ng pasimula. Ito pala, no? Kung kakalimutan niyang palagi, balik ka kasi doon sa narinig ng pasimula. Balik ka doon dahil yung kapatid na Ruben ay dapat nating daaran. Kaya nga, ang sabi, kapatid na Ruben, ito ang pag-ibig. Tayo'y magsilakad ayon sa kanyang utos. Ano bang lalakaran na yun ng utos? Tignan mo, kapatid na Ruben, 5:2 ng Efeso. At magsilakad kayo sa pag-ibig. Kapatid na Ruben, hindi naman ano eh. Ako. O sige, ulitin mo, tsaka mo ituloy. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Kita mo, kapatid na Ruben, o paano mo ngayon yan pag-uugnay-ugnay? Sige nga.
Opo, Kuya, kasi nakita na natin kanina, paglakad sa Espiritu, ayon sa Espiritu, mahuhulog po iyon sa paggawa ng mabuti. Yung paghahasik ng sa Espiritu, mahuhulog din yun sa paggawa ng mabuti. Kaya, paghahasik ka sa Espiritu, lalakad ka ng ayon sa Espiritu, ang lulunduhan po ay ang paggawa ng mabuti. Kaya alalakad ng ayon sa Espiritu para magtamu ka ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Maghahasik ka ng ayon ng sa Espiritu para umani ka ng buhay na walang hanggan. Yung daan inihanda ng Diyos na dapat po natin lakaran, yun yung mga mabubuting gawain na inihanda ng Diyos para lakaran po natin. So, isa lang naman ang lalakaran po natin. Ito yung daan na inihanda ng Diyos. Kaya yung paglakad ayon sa Espiritu, lalakad ka may daan kang dadaanan. E aling daan? Yung daan inihanda ng Diyos. Yun pong mga gawang mabuti, mga kapatid. Ano po? E ganun din yung paghahasik. Maghahasik ka. E ano ba? Ang tension ng naghahasik. Aratong mo po yung inihasik mo, balang araw umani ka. E ano ba dapat mong aminin? Buhay na walang hanggan. Gagawa ka ng mabuti, yung kalalaan, para umani ka ng buhay na walang hanggan. Eh, ito naman po yung K1, ang sinasabi naman dun sa 1:6, ito ang nika ang pag-ibig. Na tayo magsilakad, ito, lakad na naman po pinag-uusapan. Nakabalalakad, ayon sa kanyang mga utos, eh yun din yun eh. Yun din mga utos, yun nga yung mga mabubuting gawa na dapat mong lakaran. Ito ang nika ang pag-ibig. Na tayo magsilakad, ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos. Na tayo magsilakad sa kanya. Gaya ng inyong narinig ng pasimula. E di yung utos, lalakad tayo sa kanya. Lalakad tayo, gaya ng inyong narinig ng pasimula. Ano ba yung paglakad? Sa yung Efeso 5:2, hindi po laging naggamit to eh, pero eto yun, no? Magsilakad kayo sa pag-ibig. Hindi lalakad ka, eto, lalakaran din ito. Hindi ito pwedeng iba na, iba pa na daan ito na lalakaran, ito din po yun. Magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. Eh, inurukan tayong pag-ibigan sa isa't isa. Kasi sa paggawa ng mabuti, nakita na po natin dapat gagawa ka ng mula sa puso. Diba? Ng masaya na ginagawa mo. Galing sa iyong pasya ng puso. Yung puso umiibig. Eh, lalakad tayo sa pag-ibig, sabi ng Biblia, gaya ng kanyang pag-ibig na iniibig niya sa atin. Kaya yung paggawa ng mabuti, at saka po yung pag-iibig ang magkakapatid, talagang doon tayo lalakad. Gagawa ka ng pag-ibig dahil o gagawa ka ng mabuti dahil po sa pag-ibig. At yung pag-ibig na yon ay yung pag-ibig na pinakita ng ating Panginoong Heso Kristo na gagayahin natin kasi gagayahin natin ang lakad niya eh. Kung paano siya umibig, ganun din po tayo dapat umibig. Gayun yung lakad ng Panginoong Heso Kristo. Oh, eh, paano ba yung lakad na yun? Eh, 9:30 ay din mo nang gawa, kapatid na Rubel, basa tayo. Sa gayon, nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea, Samaria. Alibhasa'y pinagtibay. At sa paglakad na may takot sa Panginoon, at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsisidami. Wala naman kapatid na rin eh. Hindi. Okay, siya kauuwi ngayon, ano? Naglakad na sa Panginoon. Diba balikan na naman sa takot sa Panginoon? Paano yung paglakad na may takot sa Panginoon? Saan kauuwi? O diba? Hindi ba doon iikot yun, kapatid na Rodel? Ano ba yung takot sa Panginoon? O, sunod sa kanyang mga utos. O, hindi pa ano ngayon yung paglakad na may takot sa Panginoon? Eh, paglakad po sa utos ng Panginoon. O, hindi. Kahit saan ka magbalabalandra, kapatid na Rodel? Eh, saan ngayon ang bagsak mo, kapatid na Rodel? Oh, basa tayo kung sa kababagsa. Colossians 2:6. Opo. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon,
magsilakad kayong gayon sa kanya. Kita mo, kapatid na Luther. Oo. Di saan ka mabagsak? Sa kanya po. Bakit? Kasi siya ang inauuwian ng ano? Ng pasa. G-squad, kapatid na Luther. Opo. Sapagkat si Kristo ang inauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Oh, yan, kapatid na Luther. Edi, papasok lang ngayon yung significance noong sumasampalataya. Bakit? Eh, sa kanya mauwi, kay Kristo, no? Kaya lang, eh, huwag mong kalilimutan palagi yon sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Kasi, unang-una, doon sa pinag-uusapan natin, kaya ako binabalik sa inyong kaisipan, kapatid na Rodel, para nabubuo sa atin ano ba yung mga napakalala natin yung nagagawa. Pagka umalik ka ngayon dyan sa punto na yan na si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. E di, mahalaga ngayon yun. Bakit? Iyon ang natitiyaga ngayon. Dahil yung may dalawang akala, sabi doon sa Santiago, pinag-aralan natin, kapatid na Rodel, sa 1:8, eh walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga kabilakan. O sino ba yung may dalawang akala? Eh yung nag-aalindangan, yung hindi sumasampalataya, kaya nga, hihingi siyang may pananampalataya na walang anumang pagkaalinlangan. Dahil yung nag-aalinlangan, eh parang halon sa dagat na itinutulak, ipinapagpad ng hangin sa magkabila-bila. Kaya yung dalawang akala, sabi, pagdating na doon sa 8, na yun yung nag-aalinlangan. Hindi sumasampalataya, eh walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga kabilakan. O edi, kapatid na Rodel, hindi mananatili yan doon sa paglakad. Diba, kapatid na Rodel? Opo. Doon sa dapat na malakaran. Ngayon, eh ano ngayon na nakikita mo ngayon dito? Bigger picture ba yan, kapatid na Rodel, o hindi? Kuya, mas malawak po ito. Pero mas maliwanag siyang nakikita natin ngayon. Kasi ang lundo ng lalakaran mo talaga, lalakad ka sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang paglakad ng ayon sa Espiritu, paglakad sa utos. Ayon sa Biblia, paglakad sa mabubuting gawa. Eh ngayon, bakit gano'n? Bakit lumauwi? Kung paano inyong tinanggap si Kristo, eh magsilakad kayong gayon sa Kanya. Bakit? Eh ang lalakaran mo yung utos eh. Eh, bakit lalakad kay Kristo? Eh, si Kristo ang kinauuwian ng kautusan eh. Sabi rin ni Pablo. Pero, ang sinin natin yung bandang huling bahagi ng talata dahil may kinalaman din talaga ito sa paglakad kay Kristo, sa paglakad sa kautusan. Si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Eh, lalakad ka sa utos eh. Mahalaga para ng palataya sa paglakad kay Kristo na kinauuwian ng kautusan. Bakit po? Eh, yung napag-aralan po natin ng second day ba yun? O first day, nakalimutan ko na. O special courses. Halo-halo na po. Pero andyan po lahat yan, mga kapatid. Yun pong walang, yun pong nag-aalindangan o walang pananampalataya. Walang tiyagayon sa lahat ng kanyang mga paglakad. Eh, hindi po magpapatuloy ito eh. Kasi walang tiyaga eh. Sino yon? Yung may dalawang akala. Eh, sino ba yung may dalawang akala? Sabi ko sa 1:6, hindi siya pa'y pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Na bakit? Eh, ang tao may dalawang akala, yung nag-aalinlangan. Kung hindi sumasampalataya, walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Eh, lalakad ka. Ang lalakaran mo, si Kristo. Kung lalakaran mo ang utos dahil nakuuwi kay Kristo yun.
ang lalangarap mo yung laang inihanda ng Diyos, yung mabubuting gawa, kailangan po may pagtitiyaga ka. Paano ka magkaroon ng pagtitiyaga? May pananampalataya ka. At mahalaga yung pagtitiyaga. Yun po uya yung napag-aralan natin sa mga nagsisipagtiyaga, sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at kuryang ang ipagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Yung paggawa mo ng mabuti, yung pagtitiyaga mo, yung paglakad mo po doon, ang lundunod, buhay na walang hanggan. Eh, hindi ka sumasampalataya, hindi ka makakapagtiyaga na lumalakad po doon, hindi mo makakamit yung buhay na walang hanggan. Pero, lumalakad ka kay Kristo, mahalaga po na nanatili yung ating pananampalataya. Para makapagtiyaga tayo sa paglakad kay Kristo, sa paglakad sa mga utos, sa paglakad sa mabubuting gawa, sa paghahasik ng sa Espiritu, sa paglakad ng ani sa Espiritu, para lang sa ganon, mag-ani tayo ng buhay na walang hanggan, Kuya. Yan po. Kaya paano ngayon yan nagko-collaborate dun sa ibang mga katwiran sa Biblia, kapatid Rodel? O di, babalikan mo yung mga basic na pinag-aralan natin. Last awit, kapatid na Rodel, Tisya 2. Okay. Siyang lumalakad na matwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. O edi, ano ngayon yung puntong dyan, kapatid na Rodel? Yung lumalakad na matwid, gumagawa ng katwiran. Diba? So, pagka ang gusto mo, gumawa ka ng katwiran, lumakad ka ng matwid. Para ka makalakad ng matwid, gagawin mo yung katwiran. Kapag matwid. Ngayon, saan uuwi ngayon yung paglakad ng matwid? Paggawa ng katwiran, kapatid na Rodel. Pwede pupuntahan mo ngayon yung presin. Ikalawang Korinto, kapatid na Rodel 3. Ikalawang Timoteo, 3 at 16, kapatid na Rodel. Opo. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Eh kapatid na Rodel, para kang makalakad sa katwiran, eh dapat matuto ka na nasa katwiran. No, kapatid na Rodel, matuto ka. Eh kaya nga, yung lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. O eh, paano mo ngayon malalaman na natututo ka sa katwiran? Tuloy. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, inuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ay kapatid na rin din eh, di ba ikatututo, para ka matuto, dapat ka maturuan. Di ba no? Eh, sa ikatututo na nasa katwiran, dapat matuto ka. Para ka matuto, dapat ka maturuan. Eh, sa katuturuan, para ikaw, kapatid na Rodel, eh matuto na nasa katwiran. Hindi mo ano yung mga kasunod eh. Tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Naintindihan mo, kapatid na Rodel, kung mahalo ng Diyos. Saan ngayon, kahit saan mo pagbalik-balik na rin, alam mo kahit na saan tumambling si Bentangli, hindi mo pwedeng iwasan yan, kapatid na Rodel. Nakikita mo ngayon, anong ikasasakdal natin, ano? Ang ikasasakdal mo, kaya nga, pagtitiyaga ka eh. Pag sinabing ikasasakdal, nasasakdal, kapatid na Rodel. Ano yung nasasakdal? Yung nasasakdal,
Ingon, umakasenso yun, kapatid na rin. Sumusulong yun. Paano bang susulong kung humihinto ka ng pag-aakal? O, diba? Ano ka na asenso kung ikaw ay hinto sa pag-aakal? O, dapat na makita natin dito ang sumusulong, ang makakaabot doon sa kasakdanan, ay yung hindi humihinto. O, yung nagpapatuloy. Kaya nga, inuruan mo po sa lahat ng mga gawang mabuti para tayo ay maging saktan. Ano ibig sabihin, kapatid na mga, lahat ng mga gawang mabuti ang papatuluyan mong lakaran para makarating ka sa kasaktanan. Mapagtiyagaan mo na pag pinagtitiyagaan mo, marating mo yung buhay na walang hanggan. Dahil sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, yung mabubuting gawa, inihanda ng Diyos para ating lakaran. O yun na yung mabubuting gawa na itinuturo sa'yo na natututunan mo, magdadala sa'yo sa kasakdalan. Eh, ano ngayon ang magiging resulta? Ang pinagtiyagaan mo yun, ang dulo, buhay na walang hanggan. Bakit? Kapagkat ang naghahasik lang sa Espiritu ang haani ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Bakit? Kasi yung paggawa ng mabuti magdadala sa iyo sa kasakdanan. Kasi kaya tayo tinuturuan sa lahat ng mga gawang mabuti para tayo maging saktan. Ano? Na, nakikita mo ba kapatid na Rodel? Ano? Opo, kuya. So dito, may pinag-uusapan dito ngayon na ikasasakdan. Pagkasakdan upang maging sakdan. At hindi ka pwedeng maging sakdan nang ang gagawin mo lang ay ginawa mo wag sakdal ka mo. O kaya para bang narating mo yung mataas na antas nang ang ginawa mo pagkatapos mo ng grade 1 minto ka na. Hindi naman pwede yun eh, no? Kaya, kung ang pag-uusap, kapatid na Rodel, pag-abot doon sa kasakdanan, sa pamamagitan noong mga mabubuting gawang itinuturong lubos sa atin, ito ay pinagpapatuloyan. Kaya nga, nilalakaran, kapatid na Rodel, di ba? Inihanda ng Diyos upang tayuhan mo lang, hindi. Diba? Upang siya nating lakaran. Lalakad ka dun. Pag lumalakad, nakahinto ba yun, kapatid na Rodel? Tumusulong ko yun. Yan. Tumusulong yun. Kaya nga, alam mo, ang katwirang sinasabi sa Biblia, kung sa 4:1 na ulang Tesalonica, pasahin natin, kapatid na Rodel. At tapos-tapusan na, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Jesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paanong kayo'y dapat magsilakan at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Okay ka mo, kapatid na Rodel. E paano tayo sasagana ng higit at higit? Para tayo sumulong, makarating doon sa ikasasakdal natin. Huwag mong kalilimutan, hindi naman natin invento yung sinabi ni Pablo at kahit saan mo naman din naman basahin yun. Alagay ko, kapatid na Rodel,
hindi naman mahirap ang tindihan yun eh. No? Sige nga, raingan natin yan. May Bicol ba, Brad Ben? Pasahin mo nga sa Bicol yung nandun sa press na 17 ng ikalawang Pinoy. Kung paano ba ang sabi dyan? Kung may naiiba ba? Sige nga. Kapag nakasulat po dito, Kuya, ang aning antawin Diyos maging sangka, ang damnangga manungod sa gabos na marahay na dito. Dito na itindihan eh. Ano ba ang tanong mo ng translation niya ng Tagalog? Opo, ang diretsong translation po nitong Bicol, Kuya, upang ang tao ng Diyos maging sakdal, nakahanda tungkol sa lahat na mabuting gawa. Eh, nakita mo, no, kapatid na, eh, kahit nasabihin mo pa, tundang mo na, nakahanda, eh, kaya makahanda, kung hindi mo magagawin. Kaya, sabi ng Boy Scout, ano, always ready. Ano, ibig sabihin, always ready to do, kung ano yung kailangan gawin. Eh, ba't ka nagahanda sa mabuting gawa, hindi mo naman gagawin. Diba? Eh, paano ba sa kapampangan yan? Sige nga, Brad Efren. Ikaw ang kapampangan yan. O, yung Brad Rodel kasi ay nangyengi niya. Brasilero niya. Portuguese. Ika naman basa, sige. Brad Efren. Ano yung kapampangan yan? Nasabi ko ay kapampangan. Bang intaw ng Diyos maging sakdalya, ipagkalubanin niya ibubos ng palang dapat na mayat. Ha? Paano may kayang translate yan ng Tagalog? Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, inuruang lubos lahat ng gawang mabuti. Pareho ko po yun. Karaniya sa kanding pagkalubanan niyang dibubos. Ituruanan niya naman po ito, may pagkalo. Ituruanan niya. Wala mo eh, kaya ating dyan bago din ngayon eh. May pagkalubanan niyang dibubos. Ating dyan may ito, Brad Josel. Sina kang boses, minahan mo ka. Oo, kamo rin po mo yan. Malang kami. Pero may nakakadyata kung yung parating kayo ng boses eh. Matanda na tayo po yan. Makanyan talaga yung makuhan eh. Dakal na yung panamdaman. No. Ay ka, Brad Rodel. Makalayan boses si Brad Joseph eh. Ano po. May kaya yan. May namigay niya kami. Gulot. Panikis na yun kasi buwak. Nyama ka nyan. Na. Eh, nila yata yung dyan yung eto mga pangal eh. O, ika, yung dyan may ito ita, Brad Rodel. Opo, kuya. Opo. O, nangyitang na may pagkalimanan yung tibulus. Yung balang dapat ang maya. Dapat ang maya. Ay, maya. Dapat ang maya. Opo, kuya, yung may pagkalubanan sa Tagalog po yun ay pinagkalooban. Yung tibubos, lubos din yun. Pinagkalooban siya ng lubos sa bawat gawang mabuti. Okay, kamuti. Ganun pa din eh, no? Ang mabugian eh. Pagka nilagay mo naman sa English. Sige nga, Brad Dali. Itong ano. Dali. Ito po po yan. Ito po po yan. Ano ba sa English yan? Huwag ako po. That the man of God may be perfect or be furnished unto all good works. Tignan mo, di ba? Or be furnished unto all good works.
Hindi ganun din eh. Hindi nang babagsak eh. Na whip, baga, sa lahat ng gawang mag-furnish. Pagka sinabi mo, ang isang bahay ay fully furnished, ay ibig sabihin doon, ay nandun yung lahat ng kasangkapan, no? Para sa gawang mabuti. Eh, sa Binisaya, kapatid na, diba ang Binisaya, diba? Saan ba siya na to, Jill? Chile! Oo, ayan! Brazil, sige, Brazil, ito. Ande, parang ganyan sa parang siya. Binisaya, ito. Opo, sa Binisaya, Cebuano, arol ang tao sa Diyos, mamahimpit na maandam sa bungos alang sa tanang maayong buhay. Parehas din po, kuya, sa Tagalog at sa English. Hindi ganun din, ano? Eh, sa Portuguese, brother Rodel. Opo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ganun po yun. Upang ang tao ng Diyos, maging sakdal, ay perfectly instructed, parang patatagalawin po yun, sa lahat ng gawang mabuti. Eh, sakdal na tinuruan. Opo. Diba? Instruido. Ibig sabihin, tinuruan. Instruido. Ganon din yan sa Espanyol eh. O, ano ba Espanyol, Brother Mon? Opo, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Pareho din po yung sinasabi ni Patrick kanina, para ang tao ng Diyos maging sakdal, tinuruan perfectly o completely alam ng gawang mabuti. Kaya yung sinasabi na yun, ano, kapatid na Rodel, na pinag-aaralan natin, yung pinanggalingan doon sa 15-2 ng awit na sinasabi na siya lumalakad na mabuhit at gumagawa ng katwinan, eh, lalakad tayo ng patuhin, lalakad sa katwinan, gagawa ng katwinan. E para ka naman matuto na nasa katwinan, eh dapat lamon ba dapat makukunan na nasa kapulingan? Tinuruan mo sa lahat ng mga gawang mabuti. Para masakdal, kailangan talaga lumalakad. Kailangan talaga, kapatid na Rodel, eh, nandungin ka sa daan na yun na kung saan may inihanda ang Diyos na lalakaran na hindi naman inihanda ng Diyos ng una upang, ano, ganun lang, ambay ka lang. Hindi. Di ba? Hindi naman ginawa ng inihanda ng Diyos na una upang tambayan mo. Hindi. Upang siya nating lakaran, lalakad tayo. Ba't mahalaga yung paglakad para tayo umasenso, kapatid na Rodel. Para tayo ay makarating sa pupuntahan. Kasi pag nakatayo ka lang, nandun ka lang sana, makakarating ka ba sa pupuntahan mo? Hindi po. Hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Kaya kailangan magtiyaga tayo na lumalakad doon. Tayo kailangan magtiyaga na lumalakad doon. Kasi para marating mo yung buhay na walang hanggan sa nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa. Paano mo pinagtitiyagaan yung mabubuting gawa? Nilalakaran mo. O, diba? Eh, ano ang dulo? Buhay na walang hanggan. Eh, pagka lumalakad tayo, kapatid na Rodel, ibig sabihin, yung sinasabi nga dun sa 4:1 ng Tesalonica na binasa natin, na para tingnan mo, no? Lagi nandun yun eh.
Anong dahilan? Bakit dapat na tayo ay magsilakad gaya ang wika natin yung paglakad? Ano kapatid na Rodel? Upang. Dapat natalas ka na sa upang, kapatid na Rodel. Paano na yan ang aplikasyon mo yan? Upang ayoy magsipanagana ng higit at higit. O hindi, ngayon babalik sa alaala mo. Ano ang babalik sa alaala mo? Upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan. Oo. Hindi makakalimutan niya yung brodsani. Ba? Upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. O pagkaupang, ano ibig sabihin? Ano kapatid na Rodel? Sumasagot po yun sa bakit. Ano ibig sabihin? Eh, sinabi upang, sabi doon sa 4:1, upang ayoy magsipanagana ng higit at higit. Ano ba yung pinanggalingan? Sabi niya po, dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad. Bakit kailangan gawin yun? Upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Ano ba ang paglakad na dapat gawin? Hindi ba lalakad ka doon sa daan na inihanda ng Diyos para lakaran? Alin yun, kapatid na Rodel? Yung mabubuting gawa. O di anong ibig sabihin? Hindi dapat magsilakad tayo sa mabubuting gawa, pagbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad. O ba't ka lalakad doon sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos upang siya nating lakaran? Ba't tayo lalakad kay Kristo? Na pag-ibig. Para kayo magsipanagana ng higit at higit. Saan? Hindi doon sa nilalakaran mo. Amen. Di ba kapatid na Rodel? Opo. Kaya nga significant yung siyang naghasik. Di naghahasik ka, no? Doon sa 9-9 ng kalawang purito na binasa natin. Ang sabi doon, gaya ng nasusulat, siyang nagsabog. Siyang nagbigay sa mga dukha. Kaya alam mo, significant yung pagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Bakit? Ano kapatid na Rodel? Pagdating doon sa nasabi ng katwiran na yan, ibasahin natin doon sa doon sa 9-7, ang sabi doon, kapatid na Rodel, sa 8 na, magagawa ng Diyos ang lahat ng biyaya magsisagana sa inyo upang kayo mahiloong laging buong kaya sa lahat. Magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Hindi pagka sumasagana ka, kapatid na Rodel, may progress, naiintindihan mo? Opo. Tama po. Kailangan may progress. Alam mo ang isang susi ng progress, kapatid na Rodel, para tayo ay umaabante. Diba? Kailangan lumalakad. Opo. Tama. Tama po. Kaya ano yan ang sangka, Brother Rodel? Nakita mo na, upang ang sabi maging magsipanagana ng higit. Na nauugnay mo na, aasenso, no? Magsipanagana ng higit at higit. Ano ibig sabihin, kapatid na Rodel, isusulong ka para makarating ka sa kasakdalan. Kaya tinuturuan kang lubos.
sa lahat ng gawang mabuti, bagdong ka sa lahat ng gawang mabuti tinuturuan, eh kasi nalalakaran mo yun. Doon ka dapat na sumagana, pati na Rodel. Diba? Nakakasunod ka na. Hamarunan ko siya. Eh ngayon, paano ngayon ang isang bagay na nakapaloob doon sa paglakad para tayo managana ang higit at higit para tayo umasenso, no, kapatid na Rodel. Ito, no, tignan mo. Kung may makikita kong spark wisdom, pakibasa mo ito, kapatid na Rodel. Tagi mo din itong nababasa. Kwenta yung 5:14 ng awit, kapatid na Rodel. Ito. Ayo ay maligayang nagpapayuhan magkasama. Ayoy lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Diyos. Ayan, naintindihan mo yun. Kapag na aga, ikaw ay takbay. Diba? Diba sa program? Sabi sa'yo. Sabi sa'yo, kaakbay. Ako ba yung gabang pradag, ha? Opo, kuya. Opo, last name at sako ng Diyos sa kapiran ko. Oo, oh, kita mo, pangalan pa lang. Ika-apay na si Pradaga Paakbay. Kaya mo, nasabi, ayaw lumalakad na mag-akbay sa bahay ng Diyos. Ay ano ang ibig sabihin na mag-akbay, kapatid na Rodel? Di magkasundo. Opo. Diba? Kaya nga, tayo, paligayang nagpapayuhang magkasama. Ayaw lumalakad na mag-akbay sa bahay ng Diyos. Kaya kapatid na Rodel, upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi. Tama po. Ay, pag hindi nagkakabahabahagi, Brad Rodel, magkakaakbay. Opo. Diba, no? Opo. Merong magkakasing isang pag-iingat sa isa't isa. O ngayon, ano ang ginagawa nun, kapatid na Rodel? Nag-aayuhan. Opo. Kaya, yung pinasabi ng Biblia, magkakaugnay kasi talaga, hindi mo pwedeng hindi tignan sa isang larawang malawa, malaki. Na para tayo sumulong, nandito din, dapat magkakasama tayo sa paglakad. Diba? Dahil una, ang sabi ni Pablo, babalikan mo yung basic, 6-2 ulit ng Galacia. Andyan yan sa 6-1. Oo. Basa. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. At sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihing magod. Nakita mo ba yung pinagtutulong-tulungan nila? Opo, kuya. Oo. Nakikita mo ba yung ano? Nagtutulong-tulong. Nagtutulong-tulong. Saan? Sa pagsunod sa kautusan. Oo, ano ba ngayon yung dunod? Hindi ba? Dito sa paggawa ng mabuti. Kaya nga, huwag tayong mapagod paggawa ng mabuti kapag sa kapanahon na hindi tayo ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo nangihimago. Kaya, tulong-tulong kayo. Di ba, kapatid na Rodel? Nakikita mo, okay. Kapag tutulong-tulong, magkakasama, magkakaakbay sa paglakad. Diba? Kaya anong ginagawa, kapatid na Rodel, na lumalakad na magkakasama, magkakambay. Sabi,
maligayang nag-apalubang magkasama. E alam mo, isang bagay na nakapaloob sa pagpapatuloy ng paglakad, sa pag-achieve, kapatid na Rodel, noong ating goal na mga magkakapatid. Sama dyan yung pagpapayuhan. Saan tayo magpapayuhan? Papayuhan tayo doon sa ating paglakad. Na ano ba yung dapat nating malakaran? Yung gawang mabuti na inihanda ng Diyos. Na ano ngayon ang isang magiging laman ng pagpapayuhan natin? Kaya sabi eh, no? Tulong-tulong kayo. Huwag tayo mapagod. Diga patid na Rodel, ang isang laman ng pagpapayuhan natin, dahil mapagod? Tama po. Kaya pag may nakakakita ka na kapatid na Rodel nang napapagod, ayuhan mo. Tama po. Ay mapagod, kapatid. Magkaakbay, ano? Dahil magkaakbay, nagdadalahan ng pasanin ng isa't isa. Ano yung papayuhan, magkaakbay. Medyo bumabagal na lahat. Kasi pagka magkaakbay kayo, nakikita mo kapatid na Rodel, kung yun bang kasama mong lumalakad, napapagod na. Opo. Bukan mo, maglakad kayo ng magkaakbay. Alalaman mo kung kasama mong lumalakad, napapagod na. Opo. Alam mo yun, una, humihigpit na yung hawak na si balikat mo. Nararamdaman naman yun. Bumibigat na yung ano. Tama, kapatid na Rodel. Tama po yun. Kaya magpapayuhan kayo. Magdadalahan kayo ng pasanin ng isa't isa. Kaya ang pagsulod, ang pag-abot sa kasaktanan, kasama dyan, kapatid na Rodel, yung paglakad natin na magkakaakbay, paglakad natin na nagpapayuhan, at paglakad natin na nagpupulong-pulong para tayo huwag umanghimagod. Kaya nga, ang resulta sa atin, ano, ginagawa mo yung role ko, ginagawa mo yung role mo, kapatid na Rodel, ang resulta, hindi tayo magkakaroon ng pagkakabaha-baha at nagkakaakbay tayo. Magkakaroon tayo na magkakasing isang pag-iingat sa isa't isa para abot natin kapatid na Rodel ang dapat nating mabot. Nakakasunod ka ba, kapatid na Rodel? Awa po ng Diyos, Kuya, napakaganda po itong pagkakalugtong-tugtong na ito na nabuo po ngayon sa ating kaisipan, Kuya. Sige, ang paglakad ang pinag-uusapan. Lalakad ka sa kautusan, lalakad ka sa mabubuting gawa, lalakad ka sa ating Panginoon sa Kristo, lalakad ka sa pag-ibig, maghahasil ka ng sa Espiritu, gagawa ka ng mabuti, dahil yung lugo na lalakaran talaga, yung inihanda ng Diyos na lakaran, yun po yung mga mabubuting mga gawa. Dating naman doon sa ibang ano naman, ibang anggulo mo naman titingnan, takin si Dos po ng awit na binuksan po ninyo po yan nung nakaraan po natin pag-aaral, eto ngayon, pinabalikan natin, siyang lumalakad na matwid, pwede lakad ng lakad ito, lumalakad na matwid, at gumagawa ng katwiran. So yung lumalakad na matwid, yun po yung gumagawa ng katwiran. Yung gumagawa ng katwiran, yun po yung lumalakad na matwid. Yun yung lumalakad doon sa ibig ng Diyos na atin pong nakaraan. E paano ba naman makakagawa ng katwiran para ikaw ay makalakad na matwid? Kailangan po, turuan ka na nasa katwiran. Yun po yung binasa kanina sa 3:16 sa pamamagitan ng mga kasulatan, maturuan tayo ng nasa katwiran. Paano pang matuturuan naman? Anong ituturo nasa katwiran? Ano pa matututunod? Sa 3:17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, inuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Para matuto ka ng nasa katwiran, makalakad ka ng matwid, kailangan matuto ka ng nasa katwiran. Ano yon? Tuturuan kang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti upang ang tao ng Diyos maging sakdal.
Ito hindi ko pa po nakita sa ganitong punto ito eh, malimpa. Ayaw ko lang napansin ito. Sabi ng apostol na si Pablo, upang ang tao ng Diyos maging saktal, maging perfect. Paano ka ba masasaktal? Yung masasaktal, para masaktal po, dapat sumusulong yon. Dapat yun kumaasenso, mga kapatid. Nandito pala yun eh. E ngayon, para ka maging saktal, para ka umasenso, tinuro ang lugo sa lahat ng mga gawang mabuti. E ano ba yung mga gawang mabuti? E yun nga yung daang inihanda ng Diyos upang ating kaaran. O para ka sumulong, o para ka masaktal, kailangan sumulong ka. E para ka sumulong, kailangan lumakad ka talaga. E hindi ka susulong kung nakatambay ka lang doon sa daan, o kaya nakatayo ka lang doon, hindi ka makakarating doon sa pupuntahan mo. Kaya nga, daan ang description ng Biblia, daan eh. Yung daan na yon, eh meron kang lundo na mararating. Na kailangan para marating mo, lakaran mo. Para ka maging sakdal, kailangan po eh magpatuloy ka sa paglakad. Dahil pag hindi ka nagpatuloy sa paglakad, eh hindi ka po aasenso. Eh ganun nga ba talaga sa Biblia? Kailangan ba talaga umasenso po tayo? Itong nasa Thessalonica na binasa natin kanina, mga kapatid, ang ganda-ganda pa lang ito. Ito, at tapos-tapusan mga kapatid, kayo'y aming pinamamantikan at inaaralan sa Panginoong Jesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paano kayo dapat magsilakad, isang kabalalakad. Doon sa mga gawang, sa daan inihanda ng Diyos, ano ba yung daan na yun? Yung mga gawang mabuti na kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad. So, ibig sabihin, lalakad ka gaya ng inyong paglakad, magpapatuloy ka talaga ng paglakad. Yung paglakad, yun nga yung paggawa ng mabuti eh, na kayo dapat magsigawa ng mabuti na gaya ng inyong paglakad o na gaya ng inyong ginagawa. Ba't kailangan kang magpatuloy sa gawang mabuti? Ba't kailangan kang magpatuloy sa lakad na nilalakaran mo na? Upang, ito yung dahilan. Ito yung sinasagot ng tanong na bakit. Kasi, ba't dapat magsilakad na gaya ng inyong paglakad? Ano ba yung nilalakaran? Yung mabubuting gawa, ibig sabihin, dapat kayong magsigawa ng mabuti gaya ng inyong ginagawa upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Magsipanagana saan? E dito sa kanilang nilalakaran, magsipanagana ng higit at higit sa gawang mabuti. Mga kapatid, dapat sumulong tayo, sumagana tayo sa gawang mabuti. Yun yung sinasabi doon sa Kalawang Korinto na binabasa po natin, mga kapatid, sa 9:8, diretso na po sa 9:8. Magagawa ng Diyos na ang lahat ng mga bagay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. E dito ka talaga dapat sumagana sa bawat mabuting gawa. Sumagana ka dun sa mabuting gawa na nilalakaran mo. Na yun yung sinasabi ni Pablo naman sa Thessalonica. Magsilakad kayo gaya ng inyong paglakad upang kayo magsipanagana ng higit at higit. Gumagawa ka ng mabuti, malakad ka sa daang inihanda ng Diyos, magpatuloy ka lumalakad. Bakit? Para sumagana ka ng higit at higit. E saan ka sasagana? E din sa nilalakaran mo, dun sa mabubuting gawa, dapat sumagana. Kaya from 3:17 po ng Ikalawang Korinto, upang ang tao ng Diyos maging sakdal, inuro ang lugo sa lahat ng gawang mabuti. Na makalagay sa isip mo ngayon na yung mga gawang mabuti, ngayon yung daang inihanda ng Diyos para nakaran. Para ka masakdal, dapat kang sumulong. Dapat lumakad tayo. Patuloy, mga kapatid. Doon sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya nga itinuturo yun. Para magpatuloy kang lumakad, para maabot mo yung kasakdalan. Pero, ang isang susi, para mas, para makita natin, paano natin maakabot yan, eh, magagamit pala ng ganito ito. 5:14 ng awit. Ayaw ni ka, matigayang nagpapayong pagkakasama, ayaw'y lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Diyos. Eh di ba, lalakad ako, lalakad ka, lalakad tayo lahat. Doon sa daang inihanda ng Diyos na upang ating lakaran, na nasa bahay tayo ng Diyos, dapat pala lumakad tayo magkaakbay, mga kapatid. Magkaakbay, ibig sabihin, magkasundo na lumalakad, mga kapatid. Eh yung paglakad, eh yung paggawa ng mabuti, dapat magkakaakbay tayo
sa paggawa ng mabuti. Ngayon naman yung sinasabi rin talaga ni Pablo eh. Sa 6:2 ng Galacia, magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Tulong-tulong, magkakaakbay. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Eh di ba yung kautusan ni Kristo, utupa rin yun, lalakaran yun. Di ba? Yun nga rin yung mabubuting gawa. Sa gayon ninyo, matutupad o malalakaran ang kautusan o ang mabubuting gawa. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Kaya pagdating doon sa 9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagod. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Magtulong-tulong tayo sa paggawa ng mabuti. Kasi sa paglakad na magkakaakbay po talaga, madali mo pong maramdaman pagka magkaakbay kayo, medyo napapagod na ba yung kaakbay mo? O kung ikaw naman yung napapagod na, mararamdaman ka po ng kaakbay mo. Medyo bumibigat na parang may hilan eh. Mararamdaman mo eh. Ano gagawin pagka ganun? Ayon ni ka maligayang nagpapayo at magkakasama. Lumalakad tayo na magkakaakbay sa bahay ng Diyos. Magpapayuhan tayo. Maligayang payuhan. Habang tayo lumalakad, eh saan ba tayo lumalakad? Sa daang inihanda ng Diyos. Yung mga gawang mabuti. Anong pagpapayuhan ang gagawin natin? Eh rin yung payo ng Diyos. At nakikita mo, napapagod na ako. Alala mo na, huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti. Ganun po tayo dapat magkasama-sama, magkatulong-tulong. Kaya nga, dapat, kaya nga pinagsama-sama tayo ng Diyos para yung function ko, yung function mo, magawa mo. Pagkaganon ang ginagawa po natin, hindi makakaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, magkakaroon ng pagkakasing isang pag-iingat sa isa't isa. Tulong-tulong tayo, edi walang pagkakabahabahagi, walang pagkakaaway-aaway. Ang mangyayari, pagpapayuhang maligaya, samantalang magkakaakbay po na lumalakad. Magpayuhan tayo doon sa ating paglakad. Mga kapatid, doon tayo magpayuhan. Oh, Brad, ano yan? Tuwin natin to. Huwag ka na, no. Ano ba, nakita mo ko parang medyo sa kapampangan. Ang sinasabi nila, no, magpataginis ne. Yung pag nagka-sinasabi ng kapampangan, magpataginis ne, ayaw na kumakba, hinihila na siya. Papayuhan mo na yun. Kapatid, sabi sa Biblia, huwag tayo mapagod para tayo umani ng buhay na walang hanggan. Ayan po, kuya, napakaganda po. Magkasama-sama itong mga salita ito, ano, magkaipon-ipon, kailangan kang magpatuloy na lumakad para managana tayo sa mabubuting gawa, mga kapatid, at ang isang magandang susi dito, magkaakbay tayo dapat na lumalakad sa bahay ng Diyos at nagpapayuhan tayo ng maligaya sa isa't isa. Yung po, kuya, salamat sa Panginoon sa mga sintas na nababasa na natin, pero may mga bagong sintas. Hindi bagong sintas, patagal lang nasa Biblia yun eh. Pero ang pinapansin, eh pinapansin niya po yan, pero palang gano'n ano. 4:1 ng Tesalonica, may binabanggit palang gano'n. Yung palang 3:17 ng Timoteo, meron palang namang mahalaga na dapat kang makita doon. Kaya ka tinuruan mo sa lahat ng gawang mabuti para ka maging sakdal. Para ka masakdal, gamit mo yung gawang mabuti ng tuloy-tuloy, magpatuloy ka, lumakad ka, huwag kang ihinto, sumulong ka. At pag uminto ka, hindi masasakdal. Yung po kuya, salamat sa Diyos. Ngayon yan, kapatid na rin, eh, may kaugnay pa sana. Medyo, magkakadod po nito eh. No? Dahil, kaya lang eh, siguro tutuloy natin ito ilan sa ating worship service. Dahil makakarating pa tayo, kapatid na rin, doon sa pagpapatuloy na may nagpapatuloy, pero hindi naman dala ang awal. Ang mabigat dyan, pagka nagpapatuloy na hindi dala ang aral na ito, kapatid na Rodel, sa bagay ang dapat natin maintindihan. Kung sa sinasabi ni Juan, sa uno at gis ng itatawa, Juan, kapatid na Rodel, dumating sa inyo yan, hindi dahil ang aral na ito, ang tanggapin, ang bahay,
Huwag mo siyang batiin. Alam mo kung bakit, brother? Honest na ito. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Ngayon, kapatid na rin yan, ha? Ay, oo, may kailangan ka na. May kailangan tayong alam dyan. Para mamaya, eh, bati ka ng bati. Opo. Oo, ngayon, hindi ko ba naman maitatanong? At hindi pala yun. Binati mo. Nalangigyan mo, kapatid na Rodel. Opo, ganyan, kaya-check. Nagkaroonan mo ba ng pansin yan, kapatid na Rodel? Ah, mabasa po ko yan, kuya. Pero, bigat ka rin. Eh, mararamay ka sa masasamang gawa. Opo. Diba? Opo. Kailangan ba ngayon maging maingat ka, kapatid na Rodel, o hindi? Kailangan po, kuya. Otherwise, makamadamay ka. Masasamang gawa. Opo. Pero may mga kasut-kasutan yan, kapatid na Rodel. At yung bago naman tayo makarating dyan, ano yun, mga masinsin ang aral ng Diyos, kapatid na Rodel, ano? At napakagandang ating sa pulong ng Diyos, talagang makita eh, dahil ito hindi naman yung pinag-aaralan ba natin ngayon, eh, baka kasama sa'yo na ayaw magkakaakbay na lumalakad, nagpapayuhan para makapagpatuloy, makarating sa kasaktan. Hindi mo may maiiwasan, pero kung minsan rin nagpapagod, pero kung nagdadalahan tayo ng pasanin ng isa't isa, pati siya na napapagod, pinapasan mo eh, para makapagpatuloy ng paglakad, nakapahinga ng kote, pero hindi umiinto. Bakit? Lumalakad ka eh. Eh, nakaakbay ka. Nakaambay sa'yo. Oh? Eh, medyo nakakaramdam pa. Eh, nag-apayuhan kayo magkasama. Eh, lumalakad na magkasama. Nagtutulong-tulong kayo. Eh, di sa panahon na napapagod yung sa katulong-tulong ka naman, eh, hitilihin ko, kapatid na rin. Eh, bakit po? Kasi, dinadala mo, di ba? Mag-intindihan mo, kapatid na Rodel. Okay, di. Malaki ang significance para tayo makarating na sama-sama doon sa ating minimiting finish line, kapatid na Rodel. Di ba? Para maabot natin yung kasandalan na hinihingi ng Diyos at tayo ay patulog makapagmana ng buhay na wala. Sana po nakapagbubukas ng mga bagay ito sa ating mga puso at isipan para mas lalong pagkaroon sa atin ng mga nasa na kapagpatuloy na sama-sama sa ating mga paggawa at makapagtiyaga doon sa ating kapagiging dapat kabuhay na wala. Sa huli, ang Diyos pa rin po ang lahat ng paraan at maraming salamat po sa Diyos at pagkakataong makapagbigod sa inyo. Magandang araw po sa inyo lahat.